Magandang hapon, Region 1. Magandang hapon, FB World. Nagbabalik muli ang PRO1 ON A.I.R, keeping you informed, ang kapartner ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang magbigay ng inspirasyon sa inyo. Ako ang inyong lingkod, Police Staff Sergeant Christine Faith Kabanting ng Police Regional Office 1, sa pamumuno ng ating buting Regional Director, Police Brigadier General John C. Chua. Ngayong hapon, sama-sama tayong ma-inspire at matuto sa kwento ng pangarap, struggles, and success ng ating panauhin ngayong hapon. Tiyak may hangover pa siya sa latest bar exam results kung saan isa ang kanyang pangalan sa mga listahan ng mga pinakabagong abogado ngayong taon. She's a teacher, a police officer, and now a lawyer. So, i-welcome po natin via Zoom from Ilocos Norte with love, Police Staff Sergeant Attorney Fevelyn Digap Tebes. Yan, good afternoon ma'am and welcome po sa PRO1 ON A.I.R. Good afternoon ma'am, good afternoon sa ating ka-on air. And I just want to greet also our Regional Director, Police Brigadier General John C. Chua, our PD here in Ilocos Norte Police Provincial Office, Police Colonel Julius C. Soriben, and my boss, Police Lieutenant Colonel Randy C. Bawit, sa lahat po ng nanonood by FB Live, at yung mga nanonood din from Ilocos Norte Police Provincial Office. Magandang hapon sa inyong lahat. Yan. Okay, so tapos na ba ang celebration, attorney? Hindi pa. Oh, ay, hindi pa tapos. So, kinalanin po muna natin ang ating guest ngayong hapon. Ako si Police Staff Sergeant Fevelyn R. Digap Tebes. So, I'm from Lawag City. And kasalukuyan po akong assigned dito sa Ilocos Norte Police Provincial Office as Secretary to the DPDA. Meron tayong conception na kapag lawyer, palaaral, ganyan, palaaral nung bata, ito yung mga nagtatap, ito yung mga tinatabihan during exams. Kasi ano, hindi ka masi-zero. Ayan. So, paano niyo po i-describe yung kayo, yung standing niyo po bilang mag-aaral noon? Nung bata ako ma'am, so may tuturing ko na talagang competitive na ako. Pero hindi naman ako yung palaaral na laging may daladalang libro na nagbabasa, ganun ma'am. At saka noong elementary at high school, mayroon din akong honors. Pero nung college na wala. So, pero nandun yung ano kay yung talagang determinasyon talaga na mag-aral at may pangarap. Yung sinasabi nga nilang ambisyosang bata. So, yun ako nung bata ako. Nakikita naman natin ngayon, ma'am, yung resulta ng pagiging ambisyosa mong bata. Okay, so ilang taon na po si Attorney Tebes ngayon, ma'am? 35 years old, ma'am. 35 years old. So, may nagkwento sa amin na since 10 years old pa kayo, naging pangarap nyo ng maging abogado. So, 25 years in the making. Ano po yung inspirasyon nyo? Bakit nyo naging dream ang maging lawyer? Yun nga po, nag-umpisa yung pangarap kong maging abogado nung 10 years old ako. So, naging inspirasyon ko ang kuya ko, nag-iisang kuya kong lalaki na namatay nung 10 years old ako. Bago kayo nag-college, plano nyo na talagang plano nyong kumuha ng AB Political Science. Tama po ba? Yes, ma'am. Yan, bilang preparation ng pagkuha ng law. But instead, kursong teacher ang kinuha nyo. Ano po yung dahilan? Yun nga po, nakapasa na ako nun ng admission test ng AB Political Science sa CSU Cagayan. Pero nung mag-enroll na sana ako, yun nga, yung father ko kasi may
may matinding karamdaman nung magka-college na ako. So, sabi niya noon, hindi ko matutustusan yung pag-aaral mo sa CSU kasi sa Tugega raw yun, ma'am, kailangan mag-rent. At saka sabi niya, makakalubilo mo yung iba't ibang tao doon kasi may mga iba na Itawis, Ilocano, di ba? Tagalog. So, doon ka na lang sa Lawag, sabi niya. Kukuha ka na lang ng kursong education at doon ka mag-stay sa lola mo, sabi niya. Kasi yung mother ko from Lawag, so yung lola ko nandito sa Lawag, so para makatipid daw. At saka, syempre sa MMSU din, dito sa College of Teacher Education, public school, so para mas makatipid, sabi niya ng ma'am. Kasi nga, ongoing yung medication niya nun. Okay. Pero ever since, ma'am, si father niyo, supportive sa pagiging, sa pangarap niyo maging abogado? Oo naman, ma'am. Talagang sabi niya, siguro kapag maging guro ka na or may ibang opportunity, makakapag-aral ka pa rin, sabi niya. So, parang nag-detour nga lang po, may detour papunta sa pangarap. First step pa lang, ma'am, yun nga, mabigat na kasi nga yung finances. Buti po, hindi kayo na-discourage. Hindi naman po kasi sa kasi nga po yung taong may pangarap, syempre gagawin mo naman ang lahat para matupad ang pangarap mo. Hindi hadlang ang kahirapan. So kahit na farmers yung parents ko, mabuti nga na sila gugustuhin pa rin akong pag-aralin ka po. Hindi ka na lang mag-aral kasi wala ka ng pan-aral, hindi yun yung prinsipyo nila. So I'm still thankful na pinag-aral nila ako. Paano, kumusta po ang teaching profession nung naumpisa niya ng magturo? So after graduation ko ng BS Education, nagturo talaga ako. Sabi ko, I'll try na magturo kahit dalawang taon lang. So, nagturo ako pero sabi ko parang may kulang. Talagang iba yung ano ko eh, gusto, may iba akong inaasam, yun nga, parang may kulang. So, hindi to yung magiging lifetime na profession ko, kako. So, yun nga, after 3 years, parang nagturo ako sa private school, inikayat na ako ng tatay ko na magpulis. Ayan, so from teacher, sinabi ng father nyo na maging teacher kayo. Ngayon, saan nang galing yung encouragement naman niya na pumasok kayo sa PNP? Nung 2009 na kasi nakapasok na sa PNP yung kapatid ko, yung ate ko. So, sabi niya dahil maganda yung benepisyo ng pagpupulis at saka may mga pinsan pa rin akong nakapasok na sa PNP. So, magpulis ka na rin, sabi niya sa akin. So kahit na teacher ka or basta graduate ka naman ng 4-year course at may nakapasa ka ng board, pwede kang mag-police, sabi niya. So yun, nag-stop na akong magturo at nag-apply na sa PNP. So from being a teacher to becoming a police officer, iba-ibang door yung nag-open para sa inyo. So minsan hindi ba pumasok sa isip mo na these are God's ways of telling you na hindi para sa'yo ang pagiging lawyer? Hindi ma'am eh, kasi alam ko sa puso ko na magiging abogado ako. So siguro hindi yung tamang oras na ibibigay ng Diyos, darating din sa akin yan. So yun lang pumasok sa isip ko. Diba, sabi nga nila, diba, everything has its perfect timing, diba? Yan. So ano yung ano naman yung advantage na naibigay sa inyo ng profession mo ngayon sa katuparan ng pangarap mo? Dahil sa trabaho ko, dahil sa PNP, nakapag-aral ako, so may consider ko na ako'y scholar din ng PNP. Kasi siyempre, nung nag-work na ako, natustusan ko na yung pag-aaral ko, pag-aabogasya ko.
Saka medyo malapit siguro yung pagiging lawyer sa ano, kasi law enforcement, about sa mga ganun, ang isang, yes, ma'am, iisang linya ba yung pinag-uusapan? Ayun. So, may family ka na nung itinuloy mo yung Bachelor's of Law. Tama ba ako, ma'am? Single pa ako nung nag-umpisa. Nag-enter ako ng law school, ma'am. Oo. Pero nung third year ako sa law school, dun ako asawa at nagkaanak. Oo. So, yun. Considering na nagpa-perform ka ng mommy duty, police duty, tapos yung mga responsibilidad mo bilang estudyante, syempre, kalaban mo dyan, oras, saka finances. So, paano mo ito kinaya? Sakripisyo lang po talaga, ma'am. Dapat mag-sakripisyo ka muna bago mo makamit yung pinaka-asam-asam mo. So, yun, marami ding sumuporta sa akin. So, aside from yung pagpupulis ko na nagbigay sa akin ng means para makapag-aral, marami rin gaya ng suporta financially ng parents ko, ng kapatid ko na nasa abroad, at yung iba't ibang tao na nagbigay ng financial support sa akin. So, nakatulong ko sila. So, nakayanan ko kasi may mga taong tumulong sa akin na willing na tumulong para matupad ang pangarap ko. Yun po, ma'am. Supportive din naman si husband. Yes po, ma'am. Kasi alam naman niya talaga na yun yung talagang ultimate dream ko. So, sinuportahan naman niya ako. So, ito, ma'am, bar exams 2019. First try. Wala yung pangalan mo sa list of passers. So, another failure yung ano, yung na dumating na naman. So, ano yung pumasok sa isip mo that time? I'll try again. So, yun yung ano ko, ma'am, susubukan ko ulit. Kasi sabi ko, hindi ko tatantanan hanggat hindi ko makukuha talaga yung dot ng ATTY ko, sabi ko sa sarili ko. So, kailan mo nang palampasin ko yung isang bar exam bago ako mag-take ulit. Kasi nga, nagkaroon na ako ng anxiety noon. So, I'm not yet mentally prepared ka ako. So, after ng isang bar exam, mag-take ako ulit. Yun yung nasa isip ko noon, ma'am. So, paano ba ang mag-review para sa isang bar exam? Talagang matinding pressure din po, ma'am. Kasi, syempre, ang dami mong librong babasahin, ang daming reviewers na babasahin. So, yun, noong 2019, talagang na-pressure ako kasi hindi ako yung, tapos nag-study leave ako ng 6 months. Talagang kinuha ko yung 6 months talaga na study leave. So, yung siguro yung ano ko yung hindi ako used to that way of yung daily na nagbabasa ka simula umaga hanggang gabi, diba? Kasi working student ka ako. So yun, pressure, tas nervyos, naghalo-halo na noon, kaya pumasok na yung syempre yung iniisip ko na rin yung anak ko, kasi nawalay ako sa kanya, nag-review ako sa Manila. So, nagkaroon din ako ng separation anxiety. So, yun, hindi ako naging focus. Siguro yun yung ano ko sa first try ko, na hindi ako naging focus. Ayan. So, yung effect, nakita nyo yung effect sa inyo nung failure nyo sa bar exam 2019, nagkaroon kayo ng anxiety, sabi nyo nga. So, ano or sino yung nag-joke sa inyo ulit para kumuha, mag-try again for the second time around itong 2022? Ngayon 2022 na, sabi ng tatay ko nung na-release na yung previous bar, yung 2020-2021, na kung saan maraming kumasa. Sabi niya sa akin, anak ko, dapat mag-take ka na ngayon. Abogado na lahat ng classmates mo, sabi niya, ikaw na lang ang nahuli. So, magkano ba yung pag-file mo para bibigyan kita, sabi niya sa akin. So, that was our last conversation, yung time na na-stroke na siya noon. So,
Sabi ko, oh naman, nung sinabi niya sa akin yun, nung sagot ko sa kanya, oo, talagang mag-detect ako. Sabi ko sa kanya, magpa-file ako ngayon. So yun yung sinabi ko. So yun, yung tatay ko talaga, even before pa nung, nung wala ako sa list of passers nung 2019, gusto niya talaga mag-take ulit ako agad-agad. Para daw, siyempre refresh pa yung na-review ko. Kasi tapos nakita niya yung result ng ano ko, konting-konti na lang, kaya mo na yan sa susunod, sabi niya. So siya talaga, very, ano siya na, pinupush talaga ako na mag-take na. Siya yung push ng push sa inyo talaga. Ayan. So, siya talaga. Nung nag-exam kayo, ma'am, meron pa siya? Nung 2022, ma'am, yes. Wala na siya. Kasi yun nga po yung last conversation ni that was April 21, 2022. Ay. Kasi yung nag-exam ako is November na. So sabi ko noon, iniiyak ko sa kanya na hindi mo na sayang, hindi mo na makikita yung ano ko, bakit naman? Kasi biglaan po yung pagkamatay niya. Yun nga yung last conversation namin, sabi ko kahit sa uling sandali ng buhay niya, yung pinakita pa rin niya yung suporta niya para sa pangarap kong maging abogado. Ayan. Wow. So at least hanggang sa last, huling hininga ng tatay niyo talaga is yung para makamit pa rin yung pangarap niyo, yung ano, yung gusto niya. So yan, April 14, 2023, lumabas yung resulta ng exam. Paano mo yun nalaman? Or isa ka, di ba, sa mga nag-abang sa mga lalabas na listahan sa internet? Oo, sa may YouTube live kasi, ma'am. Pero ako noon, sabi ko, hintayin ko yung result talaga sa simba, sa church. Mm-hmm. Sa church ko hihintayin, doon ako. Pero nagkataon kasi, ma'am, na nung papunta ako sa church, yung unang pinuntahan ko, may kakasal. So, tapos ang ingay-ingay na doon, eh gusto ko yung mapag-isa na ano, dapat walang maingay, ganun. Pero may kasal, so pumunta na lang ako sa ano, sementeryo, sa ano na, puntod na ng tatay ko. Doon ko hintay, pero tanghali na, kasi late na pong lumabas yung result. Hinihintay ko doon, nananalangin ako na ano, dito natin unang makakaalam, sabi ko sa tatay ko. Pero kasi nga ang init-init din at ang tagal na lumabas, bumalik ako sa church. Pero nung bumalik na ako sa church, nag-close na sila. Tapos na yung kasal, nag-close na sila. So naksan ko aantayin, gago. So napunta na lang ako sa coffee shop. So doon ako, nung dating ko sa coffee shop, yun, nag-start na yung Facebook live, sa YouTube live ng Supreme Court. Pero nung nag-flash na yung mga names, nasa letter B pa lang ako, nawalan ako ng ano, internet, hindi ko na mapanood. Wala na, naghahang na. Kaya ako, hintayin ko na lang kung may magtatawag sa akin or ano, basta hintayin ko na lang kung anong sasabihin nila ka ako. So then finally may na-receive akong message sa messenger sa group chat namin ng mga lawyer friends ko. Sabi nila, congrats, yes. Attorney Febilin, sabi nila. Sabi ko, totoo ba yan, Ading? Sabi ko sa kanya. Oo, ate, sabi niya. Tapos pinakita na yung screenshot na may pangalan ako. Kaya humagulgul talaga ako sa tuwa. Talagang humagulgul ako. Tapos ang una kong tinawagan yung nanay ko kasi alam ko hindi niya alam yung mag-search kasi inintay din niya. Nag-aantay din siya. So, nandun ka sa coffee shop? Nandun ako sa coffee shop. Doon ka umiiyak. Mag-isa lang ako. Oo, mahugulgul ako. Tapos buti, konti lang yung tao doon. So, mahugulgul talaga ako. Tapos nung tinawagan ko yung nanay ko, sabi ko, ma, nakapasa ako. Sabi ko sa kanya, ano? Sabi niya, hindi ka nakapasa. Sabi niya, ang alam niya, hindi na ako nakapasa kasi humagulgul ako. Pero sabi ko, nakapasa ako. Tapos sabi niya,
Tingnan ko nga, sabi niya, ipasa mo sa akin yung listahan, sabi niya sa akin, gusto pa niyang tingnan. Ayaw pa maniwala. Kumagulgul din daw yung nanay ko. Tapos naisip na sayang, kasi hindi na nakita ng tatay ko. So, yun naman yung ano namin. Pero alam ko na may ano naman purpose ang Diyos. So, sabi nga nila, kapag may umaalis, may dumarating, di ba? So, siguro yun yung ayaw man natin sabihin na selfish si Lord kasi pinagkait niya kay Father niyo yung success. Pero ang nakikita pa rin niya ngayon yan, for sure. Ayan. So, ayan, congratulations! Ano yung pakiramdam? Salamat po. Nag-flashback ba? Masayang. Di ba, mulang 10 years na bata ka, iniisip mo na yun, maging abogado ka. Ano, wala, anong laman ng isip mo that time? But, masayang-masaya na finally, ito na natupad na ang pangarap ko. So, yun nga, sobrang pasasalamat ko kay God na finally, nag-grant na niya yung wish ko, yung pinapanalangin ko at ng pamilya ko para sa akin, ma'am. Yeah, siga, yung kwento mo ngayon, yun yung papatunay na ano, yung lahat ng mga pinagdarasal natin, maaring ano, hindi maibigay sa oras na kailangan, na gusto natin, no? Hindi maibigay sa at very urgent time 'yon. Pero ibibigay niya. Kailangan lang nating magantay. Ayan. So, ano yung plan mo ngayon? Mag-stay ka pa sa organization o buong-buo na ibibigay mo yung serbisyo mo sa profession na pinapangarap mo 25 years ago? Ayan. Sa ngayon, ma'am, gusto kong as of this moment, mag-serve ako sa PNP. Yun yung nasa isip ko. Ayan. At least, hindi kami mamawalan ng ano, ng abogado sa PNP. Ayan. Madadagdagan tayo sa PNP ng abogado. Okay. So, ano yung mensahe mo, ma'am, sa mga nangangarap na maging abogadong kagaya mo? Sa mga gustong maging abogado, kung talagang yan ang pangarap nyo, makakamit nyo yan. Basta magtiwala lang kayo na kayang-kaya nyo kahit anuman ang struggles or kahit anumang hirap ang pagdaraanan nyo, kahit magdeterman kayo, basta determinado kayong makamit or marating ang pupuntahan nyo, makakapunta at makakapunta kayo. So, just trust God's time. Ibibigay niya yan sa tamang panahon na itinakda niya. So, dapat maniwala ka lang at manalig sa Diyos na matutupad ang pangarap mo. Yan. So, maging inspiration din natin at maging motivation natin yung kwento ni Attorney Digap Tebes ngayon sa mga gustong mangarap, na mga nangangarap na maging abogado, na hindi madali yung daan papunta doon, pero at least, di ba, with yung perseverance, yung effort, yung gigil mo na gusto mong makamit yun, yung pagiging lawyer, makakamit mo talaga. Okay, so may mga gusto ka pang pasalamatan, ma'am? Yes, ma'am. Gusto kong pasalamatan, of course. Unang-una, salamat sa Diyos. Dahil He turned my dream into reality. So ito na, binigay na niya sa akin. Salamat. Sobrang thankful ako sa kanya. And sa family ko, sa papa at mama ko na laging sumusuporta, laging kahit na anong dumaan sa buhay namin, lagi nandyan na sumusuporta. So, gusto kong i-dedicate ang success na ito sa tatay ko. Alam ko, wherever he is, proud po siya sa akin. So, thank you pa. This is for you. Gusto ko rin pasalamatan ang asawa ko na sumuporta sa pagkamit ko ng pangarap na to, at sa mga anak ko na naging inspirasyon ko, sa mga kapatid ko,
sa kuya ko na sa kuya ko na nasa langit na sa inspirasyon at sa mga kamag-anak ko sa mother side at father side. May Mariano Marcos State University College of Law family, sa mga faculty and staff at sa mga law students sa MMSU College of Law headed by our former Dean Attorney Ramon A. Liano and our current Dean Attorney Brian J. Corpus. Maraming salamat sa inyo. Sa mga lawyer classmates ko batch 2017 and 2019 na talaga namang sumuporta kasi sila sa kanila ako kumukopya ng mga case digest noong siyempre wala na akong time. Nandyan sila, sumuporta sa akin, nagdasal rin sa akin kasi ako na lang yung huling kumumpleto sa batch of lawyers na batch namin. Salamat. Sa PNP family ko, sa ating regional director, Police Brigadier General Jan C. Chua, our provincial director, Police Colonel Julius Suriben, at sa boss ko ngayon, si Police Lieutenant Colonel Randy C. Bawit, my INPPO family, my City of Batac Police Station family na sumuporta sa akin, na nagbigay sa akin ng konsiderasyon sa duty para lang makapag-aral ako sa gabi nung nasa law school ako, lalong-lalo na sa supportive na happy ko noon na si Police Colonel Reynaldo S. Ogay Jr. Sa mga classmates ko, mga police classmates ko, my teachers from elementary, high school, and undergrad, sa mga ninong ko na nagbigay din ng financial support sa akin during my bar noong 2019 at ngayon noong 2022, mga kaibigan ko, sa review body ko sa Baguio, at sa lahat ng nagdasal at sumuporta para makamit ko ang pangarap na ito, maraming salamat sa inyo. You know how thankful am I sa suporta ninyo. So, salamat ng marami sa inyo. Ayan, napakadami. Diba? So, napakaswerte ni Ma'am Digap Tebes kasi napakahaba ng listahan ng kanyang mga support system. Sana all my ninong na nagbibigay ng financial support. Okay. So, ayan po. Ang ating source of inspiration ngayong hapon, once again, Police Staff Sergeant Attorney Febelyn Digap Tebes. Yan. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much sa pagbigay niyo ng time ngayon sa amin dito sa Pro 1 on Air. Okay. Maraming salamat din, ma'am, sa opportunity na makapagsalita sa ating mga makapagsalita dito sa program. Sa ating program. Yan, okay. Thank you so much, ma'am, ulit. Yun. So, samantala, bati naman po natin ng congratulations sa Anda Municipal Police Station under the leadership of Police Major Mark Tubadesa. Ayan. For the arrest of top 1 most wanted person municipal level noong April 19, 2023 po yan. Batiin din po natin ang Ordoneta City Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Lawrence Kit Calob. Yan, sir, kasama ang iba't ibang unit ng PNP mula dito sa Pro 1, Pro 5 at Eastern Samar PPO sa pagkakahuli ng top 7 and top 8 most wanted person regional level. Sila ay parehong may kasong violation of RA 9208 or anti-trafficking in person act of. Yan, salamat naman at mababaw. Hindi na sila makakapabiktima pa. Yan. Congratulations din po sa Kabuga Municipal Police Station under the leadership of Police Major Juan J.R. Magay for the arrest of top 1 most wanted person municipal level of Puso Rubio, Pangasinan on April 23, 2023. Yan. Congratulations din po sa Pagudpud Municipal Police Station under the leadership of Police Major Jomar Andres for the arrest of top 3 most wanted person provincial level
noong April 24, 2023, para sa violation ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 noong April 24, 2023. Ayan, sa lahat po ng team efforts ng PNP Region 1, congratulations po, and continue keeping Region 1 a safe place to live, work, and do business. Sa ating mga taga-subaybay sa Facebook, maraming salamat po. Nandyan pa rin kayo hanggang ngayon. Samahan nyo kaming muli sa mga susunod po pong episode ng ating PRO1 On Air, FB Live, keeping you informed. Muli po, ako ang inyong lingkod, Police Staff Sergeant Christine Faith Cabanting. Hanggang sa muli.